Ragusto ni Jesus. Okay guys, at nandito tayo ngayon sa ano, sa simbahan ng Pako dito sa Bandang Bulacan, at sa ating in-update po kung ano na po ang status ng renovation po ng simbahan ito. At okay guys, at samahan niyo ako, pasukin po natin sa loob. Okay, at samahan niyo ako guys. Sa mga bagong sa aking channel, Willy Boy Jiki TV, pa-subscribe naman guys. At ang videong ito guys ay ating hinahandog sa ating mga kapatid na naninirahan dito sa Barangay Pako, sa mga OFW guys na nananabik, na mabalitaan kung anong nangyari dito sa Barangay Pako. Atin pong i-update kayo. At pagkatapos po nito ipapasyal ko kayo sa gawing taliptip, gawing tawiran. Ipapasyal ko kayo po sa tulay, kasi ang tulay po ay ginagawa rin tulay po ng tawiran na Bando Bulacan. Okay guys, at samahan niyo ako at ating sisilipin ang simbahan kung ano. Ito guys, itong ating pinupuntahan ngayon, ating silipin guys ang pinagdadausan pansamantala ng misa kapag araw ng Linggo. Ayan guys, may napansin nyo, may mga upuan na nakaano. Ayan ang pinagdadausan ng misa, ang misa dito sa ano. Okay guys, at papasok na tayo. Ating silipin kung ano na po ang update, kung malapit-lapit na po ba na matapos. Okay, at yan, ayan medyo tinaasan pala guys, medyo mataas na siya. Okay, medyo mataas na siya, may dumaan. Okay, balik tayo. Ayan, ayun, medyo parang nga nilawagan ng kunti, parang tingin ko parang pinahabaan ng kaunti, sa tingin ko lang parang pinahibaan ng konti. At guys, doon na tayo galing sa loob. At ipasyal ko kayo guys. At habang naglalakad tayo guys dito sa may labas, dito sa may ano, may nasalubong tayong kakilala natin. At humihingi ng tulong. Papatuloy namin po namin. Ha? Meron tumulong. Ano na? Meron may tumulong. Saan? Tuloy namin. Hindi, pwede pa interview ka. I-interviewin kita. Tagal-tagal nyo eh. Set natin isang araw. Punta ako sa'yo. At narinig nyo guys, ayon sa kanya, gusto niya na i-vlog natin ang kanilang lugar dahil kailangan daw nila ang tulong dahil ang tulay na dinadaanan nila ay marami ng na disgrasya. Kaya guys, sa isang araw ay puntahan natin 'yan, ang ating nasalubong kanina, para ano, para aksyonan ang kanyang kahilingan. Okay guys, at samahan niyo pa ako. Okay, at dito na pala tayo sa tulay ng tawiran. At yan ay makita nyo yan guys, sa unahan yung kulay puti na building, ayan ang mini passport dito sa mga gawing Bulacan. At dito tayo sa tulay na siguro pang apat na, kung di ako magkamali, pang apat na beses natin itong binablog. At parang walang pagbabago guys, parang ganun pa rin. Dahil ngayon, kasalukuyan dito tayo, ayan, may paraan na puting ban, umuuga siya guys, yung tipong parang dinuduyan ka, parang ganun. Hindi naman natin nag-jump sa conclusion na masira, pero parang nakakailang lang. Okay, at tayo ay papunta naman ngayon doon sa, ano, doon sa lugar naman na talagang ang ginagamit ng mga taong pangtawid, kasi yung mga motor hindi talaga makatawid, ang habal-habal. Doon tayo sa may
Barangay Ubihan. Doon po naman tayo papunta. Tingnan natin ang update sa kalsada na ginagawa roon. Kaya sige, samahan niyo ako. Dahil yung kalsada na yun, guys, talagang kapag high tide lang ay talagang malalim ang tubig. Yun po ay kundi magkakamali ang Ubihan, guys, ay sakop yun ng Mikawayan, Bulacan. Sakop ng, kung hindi ako magkamali, sakop po siya ng Mikawayan, Bulacan. At dito, guys, malapit na tayo. Okay, at makikipakita ko sa inyo, guys, yung pagtaas. Pagtaas na, ayan, guys, tinaasan na yung kalsada. At sana tuloy-tuloy yan na mataasan para hindi naman kawawa yung mga nagmumotor at mga dumadaan dito na sasakyan. Okay, guys, at maraming salamat sa inyong panonood. At asahan nyo na sa darating na mga araw, i-update na naman tayo. Thank you for watching.